Hello everyone, Mark here. In this video, ang pag-usapan naman natin ay tungkol sa 8th topic, which is about archiving. Now imagine this, na nasa defensa kayo, tapos inutosan kayo ng panelist to delete a certain item from your system. Now ikaw ginawa mo yon, may follow-up question to. What happened to the data? Is it deleted forever? Now, if you said yes, delikado kayo. Kasi may follow-up question din yan na paano kung accidentally ko lang na-click yung delete or kung may dialog box man na nagpakita confirming the action. Paano kung accidentally ko na-click yung confirm? Wala na ba talagang way for me to undo my mistake? So kung narinig niyo yung question na yan, mahirap na yan i-defend. Which is why dito papasok yung tinatawag nating archiving feature. So archiving means it does not delete the item permanently. Sinisave lang niya. Parang sa recycle bin. When you delete an item in your PC, sa recycle bin siya mapupunta muna. Tapos sa recycle bin, doon magkakaroon ng option to either restore it or delete it permanently. So para na resolve yung ano, yung mistake na na-delete. At ma-establish din yung ano, yung confirmation talaga na kapag doon na dinelete yung item sa recycle bin, at least kinonfirm mo na yung intent mo talaga to delete it. So yun yung sinasolve ng archiving feature para ma-lessen yung mga mistakes. Now, how do you apply it in your software development? So there are two approaches. The first one is yung status tagging wherein yung mga currently displayed items sa user are ang status nila ay naka-active. Now, if they choose to archive a certain item, parang babaguhin mo lang yung status nung in-archive to archived. Tapos, yung mga archived na items, yung mga status as archive, mapupunta sila, madidisplay sila sa separate page, sa mga archive list. Tapos, from that separate page, doon magkakaroon ng option to either restore them back to where they belong or delete them permanently. So, yun yung first approach, yung status tagging. The second approach is yun via duplication. So in here, when you delete an item sa isang list, madidelete talaga siya. But before that happens, nagkakaroon ng duplication or nagkakreate ka ng copy. Tapos this copy is saved to a separate table. Tapos doon sa separate table na yun, ganun din from nasabi ko before, may option to either restore it back to where it belongs or delete it permanently. So may konting pagkakaiba lang, pero same lang din yung ginagawa. May separate page to restore them and to delete them permanently. Tapos hindi talaga siya di-delete agad-agad. So that's it. I hope not may natutunan kayo in this video. And watch out for my next videos. Thank you for watching. Have a nice day. Bye!